Aljur Abrenica at Kylie Padilla, usap-usapan ngayon sa social media. Iwalay na nga ba? Narito ang buong istorya. December 2018, nang ikinasalang celebrity couple na sina Aljur Abrenica at Kylie Padilla. Pero hindi pa man ikinasalang dalawa, ay nagkaroon na sila ng anak na lalaki, ang panganay nilang si Alas Joaquin, noong August 2017. Makalipas naman ng isang taon matapos ikasal, ipinanganak naman ni Kylie ang pangalawa nilang anak na si Baby Axel noong December 2019. Sa halos 3 taong pagsasama ng dalawa bilang mag-asawa na walang anumang hidwahan tungkol sa kanilang dalawa. Ngunit ngayon lamang ay bali-balita ang tila lumalabo nilang relasyon sa kabila ng 5 taon nilang pagsasama at pagkakaroon nila ng mga anak. Tila daw matutuldukan na ang pagsasama ng dalawa. Marami ang nalungkot sa balitang ito dahil makikita sa mga post doon na masaya silang pamilya. Nagsimula ang bulung-bulungan ng hihiwalayan ng dalawa nang mag-post si Kylie sa kanyang social media account ng ilang mga cryptic messages. Una rito ang mga katagang "More self-love, baby girl." Nasundan pa ito ng "I am submissive, not stupid." Nag-post din si Kylie ng larawan ng kanyang mga kamay kung saan tila hindi na niya suot ang kanilang wedding ring. Dagdag pa niya rito ang larawan niya kung saan makikitang masaya at nilagyan niya ito ng caption na "pre." Mapapansin din sa kanyang Instagram na wala na ang mga larawan ni Aljur at tila ba binura niya sa kanyang social media account. Samantala, si Aljur naman ay nag-post rin ng mensahe sa kanyang Instagram at kasabay nito ang larawan ng kanyang kamay na hawak ang isang rosaryo. Ayon sa caption ni Aljur, "Prayed the rosary on the road. Been praying for a while. The power of prayer is real. Brought peace and clarity. Thank you at Vin Abrenica for lending and guiding me." Bagamat ang lahat ng ito ay wala pang kumpirmasyon na hiwalay na nga ang dalawa, hindi man napigilan ng kanilang mga tagahanga ang malungkot sa posibilidad na hiwalay na nga ang dalawa. Ngunit ilan naman na umaasa pa rin na sana ay may hindi lang pagkakaunawa ng dalawa at magkakaayos din. Marami naman ang naghihinayang sa kanilang pagsasama at tinahangaan ng kanilang relasyon. Sabi nga sa kasabihan, hindi parang kanin ang kasal na kapag napasok ka, iluluwa mo agad. Hindi sa kaunting problema matatapos ang isang sumpahan. Bagkus kung kaya pang ayusin at kailangan ay ayusin. Dahil sa harap ng Diyos ay nagsumpahan sa hirap at ginhawa kailanman ay magsasama. Ano ngayon ang masasabi nyo sa balitang ito? I-comment ang iyong sagot sa comment section at tatalakayin natin yan. At kung nagustuhan mo ang video nito, please share, like, and subscribe na rin sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa panonood.